indah. Pero nakakaligtas tingnan yung mga taong nasa likod ng pelikula. Sa buhay, may mga tao na nasa likod lang. Maalala ko sa aking ministeryo, marami akong kilala ng mga taong naglilingkod ay hindi nakikita, hindi nagpapapansin. Pero ang laki ng tulong nila, nagugwala sila, madidong mahihirapang umusad ang ministeryo sa parokya. May mga taong ganun, hindi nila kailangan ilantad ang sarili o kaya gawin ang sarili makilala ang lahat ng ginagawa. Ilang punto ni Lydia sa unang pagbasa. Siya, nang siya'y sumampalataya, siya'y sumuporta kina Pablo sa likod ng tugato ng pagpapahayag ng mabuting balita ni na Pablo. Sa likod nito, si Lydia ang nagsuporta sa pinansyal na pangangailangan at iba pa. Ganun din naman sa Ebanghelyo, sinasabi ni Jesus sa mga disipulo, oo, haharap kayo sa pagdurusa, pero huwag kayong mag-alala, nasa likod ninyo ang Espiritu Santo, ang Espiritu ng katotohanan. Kaya haharap kayo sa paghihirap, haharap kayo sa pagdurusa, pero sa likod ninyo ang kapangyarihan, ang lakas, ang gagabay. Paliwanag ko ganun ang punto sa araw na ito. Sa buhay natin, sa ating pamilya, parahil hindi bagit ng iba kung paano ang hirap ni nanay at tatay, na hindi kailangang ibandera ang lahat ng kanilang paghihirap para sa mga anak nila. O kaya sa mag-asawa na ginagawa ng isa kanyang trabaho upang sa gayon mapasaya ang kanyang asawa at pamilya, kung hindi kailangan lahat ay ilagdin ang iyan upang sabihin at tignan mo ang aming hirap. O kaya sa trabaho, sa simbahan, ayaw magpasalamat sa ay ganito gumawa, salamat sa iyo. Ikaw ay biyaya ng Diyos. Ikaw ay kapangyarihan sa likod ng simbahan. Maalala ko ang monasteryo sa likod ng simbahan. Nandun sila nagkakasal. Sa pamagitan ng kanilang kasal, nagpapatuloy ang pag-inom ng simbahan. Hindi nila kailangan sabihin, kami ang nagdadasal araw-araw, oras-oras para sa buong sambayanan ng mananampalataya sa buong mundo. Hindi, pero naroon sila.